それでレモンサワーペア。これはそんな。So una mga lad, pipitan ko lang muna yung buhok sa ibabaw kasi masyadong mahaba yung buhok ng client natin. Mas makakatulong ito para mas makadali yung pag-fade natin sa gilid para hindi na tayo hawi ng hawi. Unang guard na gagamitin natin ay number 2. Close lang natin yung lever mga lads at pasadaan natin ang pipe up. Susunod ay maglalagay ako ng guideline gamit yung aking Andes GTX na naka 0 cap. Mga 1 inch lang yung taas sa gilid at sa batok naman ay mga 2 inches. Kailangan pantay ang paglagay natin ng guideline sa kaliwa at sa kanan dahil yan yung susundan natin mamaya. Ng pangalawang guideline. I-atras lang natin yung lever ng sagat at pasadaan natin ng half inch. Swabbing hagod lang mga lods. Susunod naman ay gagamit tayo ng Andes shaver. Pasadaan lang natin yung kalahati mga lods. Pitik-pitik lang. At huwag masyadong madiin para hindi mag-iwan ng kanto. Huwag din natin kalimutang pagpagin paminsan-minsan yung ginagawa natin para makita natin kung saan parte ang kailangan pa natin ayusin. Susunod naman ay tatanggalin natin yung kanto ng una at pangalawang guideline. I-close lang natin yung lever at pasadaan natin ng maayos. Ang focus lang natin dito ay yung kanto. Huwag natin ganong itataas para hindi masira yung transition. Ang next step ay gagamit tayo ng number 1 guard. I-open lang natin yung lever at bawasan natin yung parting makapal. Pero huwag natin pipilitin tanggalin agad yung kanto. So kung mapapansin nyo mga lods, ang pinapasadahan ko ay yung pinaka-edge lang talaga ng kanto. Pa-slide lang yung hagod at huwag masyadong mataas. Tanggalin na natin yung natitirang kanto mga lods. Laruin lang natin yung lever. Tayo ng mas makapal na guard kapag mas mataas na
bahagi ang papasadahan natin. At huwag din natin kalimutang i-atras abante yung lever. Depende sa kung anong kailangan para matanggal yung mga parteng makakapal. Sa kabila mga lods, gawa ulit tayo ng guideline. Huwag natin kakalimutan kung gaano kataas yung ginawa nating guideline dun sa una, kailangan ganyan din kataas dito sa kabila. Pagpagan din natin paminsan-minsan, huwag natin hayaang ma-stack yung mga napuputol na buhok sa anit para makita natin yung mga spot na kailangan pang pasadahan. Shaver ulit natin yung pinakaibaba mga lods at lagi nating tatandaan, huwag madiin. Second guideline natin mga lods ay zero open. I-atras lang natin yung lever ng sagat at pasadahan natin ng 1/2 inch. So, susunod, tatanggalin natin yung kanto. Focus ulit natin dito mga lods ay yung pinakaguhit lang. Pero dahan-dahan nating buksan yung lever habang papataas yung hagod natin. Number 1 guard ulit mga lods, bawasan ulit natin yung parte makapal. Pa-slide lang ang hagod. Tanggalin na natin yung kanto mga lods gamit ang 1/2 guard. I-atras lang natin ng paunti-unti yung lever kapag mataas na bahagi ang papasadahan natin. Pinakadulo ng fade natin mga lods ay gumamit ako ng 1.5 guard para tanggalin yung mga nakikita kong nangingitin o yung mga parteng makakapal pa.
kayo ng gunting para tanggalin yung mga naka-fly away sa gilid at para ayusin na rin yung partition lane niya o yung hati sa gilid. Susunod naman mga lods ay maglalagay tayo ng line up o yung tinatawag nating devil's cut. Huwag lang gaanong mataas para hindi gaanong lumapad yung kanyang noo. So ang pangunin gagawin natin mga lods ay babawasan natin yung buhok sa ibabaw. Ang gusto ng client ay mas mahaba sa harap. So hindi ko na ito ipapaliwanag dahil madali na lang itong part na to. Panoorin nyo na lang. Pala yung gupit natin mga lods. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, mag-like lang kayo at subscribe na lang kayo sa channel ko. Pindutin nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod ko pang videos. Salamat at see you sa next vlog.